Alright. Yan po, recording na po tayo. Wait lang po. Yung topic po natin ngayon is madali lang. Sobrang dali lang po ng topic natin. No, it's all about lesson 3, week 6. No? Lesson 1 po natin is all about functions. No? Lesson 2 is all about rational function. Then lesson 3 po, it's all about one-to-one function. No? Kung mapansin nyo po, week 6 na po tayo. Okay? Objectives po natin or ito yung dapat matutunan ninyo pagtapos ng klase natin or during our discussion, this session, this morning. No, number one, represent real life situation using one-to-one functions. Number two, determines the inverse of a function. No? Okay. So, number one, what is one-to-one function? Pakibasa nga po, taas ang kamay. Kung sino pwede magbasa. Dampitan. One-to-one function. A function. F is one-to-one if it never takes the same value twice. F. Ati yun, sir? Pagbasa dyan. F. Of x sub 1. F of x 1. Sub 1. Okay. Sige. It's not equal. Of f x 2. That is the same y value is never paired with two different x values. Yan. Ito ang tawag dito is not equal. And lagay ko na not equal. Then ito ay f of x sub 1. No? Ganyan po yan dapat. F of x sub 2. Yan, ganyan po dapat yan. Hindi lang siya malagay sa PowerPoint. Okay, paliwanag ko na po. A function f is one-to-one if it never takes the same value twice. No? Bali, si f of f sub 1, f of x sub 1 is not equal to f of x sub 2. Ibig sabihin po niyan is dapat daw po wala tayong parehas na x values. No? That is, the same y values is never paired with two different x values. Ganon din po sa kabila. No? Wala rin po tayong same y values, no? Na ipipair up natin sa different x values. Ano po ang ibig sabihin nun? Medyo komplikado, medyo magulo. Pero ang ibig sabihin lang nun is kung meron kang domain and range, no? Meron tayong domain and range. Sa iisang domain, dapat ang partner lang po niya or ipipair up lang natin siya sa iisang range. Hindi po pwede na si domain ay ipair up natin sa dalawang range. Hindi po pwede yon. Hindi po natin siya masasabing one-to-one function. Hindi rin naman pwedeng dalawang range ipipair up natin sa iisang domain. No, bawal din po yun. Dapat, yung isang domain is ipipair up natin o ipapartner natin sa iisang range. No? One is to one. One domain, one range. No? Pero para mas maintindihan, hindi lang tayo puro salita, na magbigay tayo ng example. Okay? Determining one-to-one function using ordered pairs and diagraph. Using ordered pairs and diagraph. No? Yan po. Kung mapansin nyo, ito po yung may mga arrow, tapos may nakalagay na domain and range. Ito po yung diagram po natin. Parehas lang po siya ng ating ordered pairs. Ito naman po yung ordered pairs sa baba. Yung 1, pinair up natin sa 8. Kaya po may 1 and 8 tayo dito. Yung 2, pinair up natin sa 2. Kaya po may 2 and 2 tayo dito. Si 3, pinair up natin kay 4. Kaya po may 3 and 4 tayo dito. Then last is 4 and 6. No, pinair up natin si 4 kay 6. Kaya meron tayong 4 and 6 dito. Ang tanong, is it one-to-one function or not? Yes po sir, it is. It is one-to-one function. Bakit po natin nasabi, batang?
Sino ba yung nagsalita? Potoy po. Ah, Potoy. Pagka-boss kasi ni ano, Desiree. Yeah. Okay. Paano po natin nasabi na Potoy? Kasi po pinair up po siya sa isa-isa po. Okay. Yung 1 pinair up natin sa 8. Wala nang iba, no? No, hindi natin pinair up si 1 sa iba pa, no? Then si 8 hindi natin pinair up sa iba pa. Bali si 1 kay 8 lang, si 8 kay 1 lang, no? Si 2 ay pinair up natin sa 2, then yung sa range na 2 ay pinair up natin sa domain na 2. No, wala nang iba. Si 3 pinair up kay 4, then si 4 pinair up kay 3. Si 4 pinair up sa 6, then si 6 pinair up kay 4. Therefore, it is 1-to-1 function. Okay, taas po ng kamay kung nag-gets yung example number 1. Madali pa lang po tayo, ha? Yan. Okay, 3, 4, 5. Sino pa? Okay, very good. Sir. Yan. Sir. Sige pa, sige sir, pa. Sir, paki-ulit nga po, sir, kasi naputol-putol ko po sa akin, sir. Hindi ko po gano'n na intindihan. Okay. Kung gano'n po, kung paputol-putol po ako sa inyong mga cellphones or sa inyong mga gadgets, huwag po kayo mag-alala kasi naka-record naman po ito. No, naka-recorded po naman po yung meeting natin para pwede niyong balik-balikan. Kasi sa akin, siyempre ako ang nagmo-moderate, ako ang moderator, ako ang nagsasalita dito. Hindi siya putol-putol kapag sa akin. Bali kapag pinanood nyo, hindi po siya putol-putol. No? Pero dahil ni-request mo, na ulitin natin. Okay. Number 1, anak. Determine one-to-one function, ordered pairs, and diagram. No? Kung mapansin nyo, yung una, ito ay diagram. Then ito naman ay ordered pairs. Yan. 1, pinair up natin sa 8. Kaya po meron tayong 1 is to 8 dito. Yung 2, pinair up natin sa 2. Kaya po meron tayong 2 and 2. Yung 3 and 4, pinair up natin. Kaya po tayo may 3 and 4. Then last is 4 and 6. Kaya po tayo may 4 and 6 dito. No? Ang answer po dito is 1-to-1 function. Ayan. 1-to-1 function. Bakit po siya naging 1-to-1 function? Kasi sa iisang domain, pinartner po natin siya sa iisang range. 1A, 2, 3, 4, and 4, 6. Okay? Gets na po ba, nak, batang? Yes, sir. Okay, very good. Number 2, is it 1-to-1 function or not? Is it 1-to-1 function or not? It is, sir. Yan. It is 1-to-1 function. Kasi po, pinair up natin yung isang domain kay isang range. Bali, negative 1, pinair up natin kay negative 1. Si 0, pinair up natin kay negative 2. Si 1, kay 3. And si 2, kay 5. Alright? Then kapag nilagay natin sa ordered pairs, ganun din po. Negative 1 is to negative 1. 0 and negative 2. 1 and 3. 2 and 5. No. Okay. Bali, si iisang domain, pinartner natin sa iisang range. Therefore, it is 1-to-1 function. Number 3. Is it 1-to-1 function or not? Not, sir. Not. Bakit po siya not? Kasi po, dalawa yung nakapartner sa 5. Okay. Meron tayong different x values or different domains. Pinair up natin siya sa iisang range. Okay? Negative 1, pinair up natin kay 5. Then si 2, pinair up natin kay 5. Hindi na po siya 1-to-1. Kasi yung 2, pinair up natin sa 1. No? Yeah. Bali, or therefore, it is not 1-to-1 function. Okay, taas po ng kamay lahat ng nakakagets sinasabi ko. Alright, very good. Next, ito naman yung isa sa ating objectives for this morning. Represent real-life situation using 1-to-1 function. No, number 1, students to its LRN or learner's reference number. Alright, number 1, ano po ito? Is it 1-to-1 function or not? 1-to-1 po. 1-to-1. Paano po nasabing 1-to-1? Almira. Student po, sir, means isa lang po.
LRN. Ano po yung LRN? Learner's Reference Number, sir. Ayan. Yung LRN is Learner's Reference Number. Then si Learner's Reference Number, siya ay binibigay sa kada isang estudyante. No? For example, si Potoy, iba ang LRN niya kay Dampitan. Iba yung LRN nila kay De La Cruz. Iba yung LRN nila kay Bata. Iba yung LRN nila kay Ron of Real. No? Yan. Then, pwede silang magkakasunod na number pero hindi sila magkakaparehas. Bali, sa isang estudyante, isang LRN lang. Ano iyon? One-to-one or not? One-to-one. Ayan. One-to-one. Kasi sa iisang estudyante, iisang LRN lang. Okay, next, number two. SSS number to his or her SSS. SSS member to his SSS number. One-to-one, sir. One-to-one. Why po, Ma'am Dampita? Kasi po, hindi rin po pwede magkakapareho yung number ng SS number po. Okay, tama. Lalo na kung... Okay, tama po. Ayan. Bali, sa isang SSS member, meron lang siyang isang SSS number. Hindi po pwedeng magkaparehas yung SSS number ko kay Ma'am Dampitan. No? Hindi pwedeng parehas yung SSS number namin kay Potoy. Kapag nagkatrabaho na po kayo, may SSS number na po kayo kasi requirements po yun. No? Bali, sa isang tao, isang SSS number lang. Hindi kayo pwedeng magkaparehas kasi kapag magkaparehas kayo, mahuhulugan ng employer nyo yung parehas na ano nyo. Dalawa kayong may-ari ng account na yon. Pero hindi naman nangyayari sa totoong buhay yon. Dahil ang sayo ay sayo. Ang kanya ay kanya. Alright? Okay, taas nga po ng kamay. Lahat ng nakaget sa number 2. Okay, very good. Next, pair of passengers to distance travel. Ako po kasi ay taga Valenzuela. No, hindi ko po alam ang ruta sa inyo. Ang school po natin ay nasa Recto. Tama po ba? Nasa Recto ang school natin? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Ano po ang pinakamalapit na pwede nating puntahan kapag nasa Recto tayo? Ano ang jeep, ruta ng jeep na pwede nating puntahan kapag nasa Recto tayo? Divisoria. Divisoria. Right. Pwede, Divisoria. Recto to Divisoria. Bali, kung ako ay, kung tayong lahat, kung tayong mang Heliodor, ay sasakay ng jeep papuntang Divisoria, magkakaiba ba ang bayad natin o magkakaparehas? Magkakaparehas din. Ayan, magkakaparehas. Bali, hindi pwedeng ako magbabayad ng 15, kayo magbabayad ng 9. Hindi po pwede yun. Dahil pare-parehas lang taman tayo ng bababaan o ruta ng tinatravel. No? Bali, ano po ito? One-to-one function or not? Not, sir. Ayan. Not one-to-one function. Okay? Gets po ba ako? Taas po ng kamay kung nagigets ako. Ayan. Madali, mahirap yung topic natin. Madali, sir. Madali. No? Then next meeting, kapag tinanong kung ano to, anong sasagot? Nakalimutan po. Nakalimutan. Alright. Ayan. Next. Last barangay to its postal code or postal number. Ano po ito? One-to-one function or not? One-to-one, sir. Sino po dito ang nagtatrabaho na? Taas, sino po? Ayan. Okay. Potoy. Di ba po kapag nag-fill up tayo ng mga requirements, may postal code po or postal number na nilalagay? Tama po ba ako? Yes po. Yes, sir. Ayan. Okay. Bali, pwede po bang magkaparehas ang postal code ng iba't ibang barangay? No, sir. Hindi po. Ayan, hindi po magkakapareho. Ayan, tama po. For example, dito sa amin, sa Valenzuela, ako po ay taga-Ugong. Ang postal code po namin dito is 1440, kung hindi ako nagkakamali. Then kapag nasa ibang barangay na ako, dito pa rin sa Valenzuela, ang magiging postal code na is 1441 or 1442, no, depende po sa barangay, no. Bali, ang conclusion lang doon is kada barangay ay merong postal code. No? Ayan.
Bali, hindi pwedeng magkaparehas yung postal code ng dalawang barangay o higit pa. Bali, 1:1. So, ano po ito? 1-to-1 function or not? 1-to-1. 1-to-1 po. Okay, very good. Ay, yeah. Alright. Therefore, our answer to number 4 is 1-to-1 functions. Okay, next is horizontal line test. Horizontal line test. Nung nakaraan, tinuro ko sa inyo kung paano gamitin si vertical line test. No? Vertical line test. No? Kung malalaman natin kung function or not a function. Ngayon naman, kung one-to-one function or not a one-to-one function. No? Bali, horizontal line test. Ginagamitan natin siya ng horizontal line test. It used to determine whether a function is a one-to-one function when its graph is given, then cuts the graph at most once. No? Bali, ano po ba si horizontal? Kung vertical, no? Meron tayong pinag-aralan ng vertical, then ngayon horizontal. Ano po ba si horizontal? Patayo o pahiga? Patayo. Ayun, mali. Ayun, mali. Ayan. Sorry. Tinuro ko. Lutang pa. Okay. Pahiga. Tinuro ko po nakaraan si vertical. Di ba tinanong ko kung ano si vertical? Pahiga o patayo? Ang sinabi natin is patayo. Di ba? Patayo. Ganun po. No? Then ano naman si horizontal? Siyempre kabaliktaran. Pahiga naman siya. No? Ayan. Horizontal is pahiga. Bali daw, kapag nilagay natin si horizontal line sa ating graph, dapat cuts the graph at most once. No? Bali, ang mag-i-intersect, ang pag-i-intersectan niya na point ay isa lang. Hindi pwedeng dalawa, hindi pwedeng tatlo. Kapag isa lang, yung point na pinag-intersectan niya, it is one-to-one function. Kapag two or more, it is not one-to-one function. Okay? Okay, let's try this to number one. Let's try this test in number one. For example, ayan ha, i-imagine nyo na lang na straight line niya kasi hindi talaga naging straight line dito sa ating pen tablet. Alright. Ayan. Ilang point ang dinaanan ni straight line, ni horizontal line, ilang point po sa ating graph? Not a function, sir. Ayan. Ilan po din? Ang tanong ko muna, ilan yung dinaanan ng ating straight line? Ito po, ayan lang. Isa lang. Ayan. Isa lang. Parang tumatama din po siya sa iba, sir. Tumatama? Ayan, isa lang siya. Isa lang. Bali, ito kasi yung graph, yung blue yung graph natin, yung blue. Ayan yung graph po natin, yung kulay blue. Then kapag naglagay tayo ng horizontal line, ayan, imagine niyo straight line niya na horizontal. Ayan. Meron siyang tinamaan na isang point. Ito po yung ano tinamaan niya, no? Ayan, tinamaan niya. Ano po ito? One-to-one function or not? One-to-one, sir. Ayan, one-to-one. Ayan. Kapag isa lang yung tinamaan ng ating horizontal line test, it is one-to-one function. Number two po. Ayan. Not one-to-one, sir. Ayan. Ilan po yung tinamaan ng ating, ilan po yung dinaanan ng ating dalawa. Line? Dalawa. No? Kapag dalawa or higit pa, ano po ito? Not one-to-one function. Next is, na-reveal ko na, one-to-one function. Kasi kapag naglagay tayo ng horizontal line dito, ang tatamaan is isa lang. Alright? No? Therefore, it is one-to-one function. Okay? Gets po ba ang horizontal line test? Taas nga po ng kamay. Kung nakagets. Okay. Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat lang. Lima. Ayan. Okay. Very good. Next is inverse of one-to-one function. Ito medyo komplikado, pero madaling isolve. No? Nakakasigurado ko sa inyo na madali ito isolve. Okay. The inverse of a function is a set of ordered pairs formed by reversing the
coordinates of each ordered pair of the function. It is denoted as f raised to negative 1 defined by f raised to negative y, negative 1 of y is equal to x if and only if f of x is equal to y. Okay? A function has an inverse if and only if it is one-to-one. Bali, meron lang daw inverse function ang isang function kapag ito ay one-to-one function. No? Kapag hindi ito one-to-one function, hindi po ito kayang i-inverse. Lagyan ng inverse. Or hindi natin kayang masolve yung inverse niya. Okay? Meron tayong steps na sinusunod on how to solve inverse of one-to-one function. Number one is replace f of x by y. Next is interchange x and y. Letter C, solve for y in terms of x. Then last is letter D, replace y with f raised to negative 1 of x. Alright. Okay, syempre para mas maintindihan natin, hindi lang tayo puro salita dito, magbigay tayo ng example. Okay, example number 1 natin, solve the inverse of f of x is equal to x minus 4 over 2. Lagay po muna natin sa ating right side. F of x is equal to x minus 4 over 2. Yan, kung nakikita nyo, yan po. No? Ano po yung step 1 natin? Pakibasa nga ulit yung step 1 natin. Reflect. Ano? Replace f of x by y. Ayan. Replace f of x by y. Bali, si f of x daw ay papalitan natin ng y. Y. Okay. Bali, yung f of x na nakikita natin dyan, papalitan natin ng y. Bali, y is equal to x minus 4 over 2. Okay? Andito na po tayo kung nakikita nyo. Ayan. Nausundan ba ako? Taas nga kamay kung nausundan ako. Ayan. Okay. Next is, ano po yung next step na letter B? Interchange X and Y. Bali, ang ibig sabihin ng interchange X and Y, yung X, papalitan mo ng Y, then yung Y, papalitan mo ng X. Ganun lang po siya. Kadali. Bali, yung Y dito, itong Y na to, ay papalitan natin ng ano po yung papalitan natin kay Y? X. Ayan. X is equal to yung x naman ay papalitan natin ng y. Bali, y minus 4 over 2. Okay? Next, letter C. Ano po ang letter C natin? Sige po, Ma'am Dampita. Solve for y in terms of x. Solve for y in terms of x. Bali, isosolve natin si y in terms of x. No? Ayan. Dahil nga po pinagpalit natin si x and y, si y na po ay in terms of x. Then si x ay in terms of y. Bali, ang kailangan natin isolve is, ay mali, napindot ko ano. Wait lang, ulitin ko ha. Ulitin ko, mabilisan lang. F of x is equal to x minus 4 over 2. Then y is equal to x minus 4 over 2. Then interchange, magiging x, then y minus 4 over 2. Lagyan natin yung y. Yan. Okay. Ayan. Bali, kukunin daw natin si y in terms of x. No? Ayan. Bali, para makuha natin si y, dapat siya ang matira sa right side mag-isa. Para magawa natin yon, kailangan natin matanggal si denominator. Para matanggal natin si denominator, let us multiply both sides by 2. Ayan, 2.
Ano po ang pwede nating i-multiply? Siyempre 2. Para nga po mawala yung denominator natin na 2. Then ano po ang mangyayari sa denominator na 2 tsaka sa 2 na nasa labas? Ano po ang mangyayari? Anyone? Potoy, Dampitan, Batang, De La Cruz, Alob, Rigor, Ron, sino kaalam? Madali lang po yan kung talagang iniisip niya. Okay. Si 2, kaya po tayo, ulitin ko, kaya po tayo nag-multiply ng 2 both sides sa left and sa right kasi nga po gusto nating matanggal si denominator. Naglagay na po tayo ng 2, kaya po pwede na nating i-cancel si 2 sa denominator. Bali, ang may iwan is 2 times x is equal to y minus 4. Bali, 2 times x is equal to 2x. Then, ang may iwan is y minus 4. Okay? Andito na po tayo kung makikita ninyo. Yan. Taas nga po ng kamay kung nasusundan ako. Okay? 2, 3, 4, 5. Okay? Ayan. Bali, magiging 2x is equal to y minus 4. Solve y in terms of x. Hindi pa tayo tapos kasi mayroon pa siyang katabi ng negative 4. Bali, si negative 4, i-transpose natin sa kabila. Yung negative 4, kapag nilagay natin sa kabila or sa left side, magiging ano yung sign niya? Positive. Positive. Magiging positive? 4. 4 is equal to y. Bali, 2x plus 4 is equal to y. Andito na po tayo. No? Dahil mag-isa na lang si y, sa kanan, at yung 2x plus 4 ay nasa kaliwa, pwede natin siyang pagbaliktarin. No? Wala na pong kaso doon. No? Y is equal to 2x plus 4. Ayan, ito na po siya. Ayan, okay. Bali, f raised to negative 1 of x is equal to 2x plus 4. Kasi ang gagawin natin is replace y by f raised to negative 1 of x. Yung y daw ay papalitan natin ng f raised to negative 1 of x. Ayan. 2x plus 4. Yung inverse function notation, siya po si f raised to negative 1 of x. Ulitin ko. Yung f raised to negative 1 of x, siya po si inverse function notation. No? Siya po si inverse function notation. Okay? Di ba kung mapansin nyo, meron tayong f of x, di ba? F of x. Ang tawag natin sa f of x is function notation. Function notation. Kapag nilagyan po ng raised to negative 1 yan, ito. Yan. Ang tawag na sa kanya is inverse function notation. Inverse function notation. Right? Therefore, our final answer is f raised to negative 1 of x is equal to 2x plus 4. Okay? Para sa ating checking po muna tayo bago tayo mag-end. Ang pinaka equation natin is ito. Bali, maglagay tayo ng mga x, mga variable x, no? Mga value ng x para ma-substitute natin sa x para makakuha tayo ng fx or y. Okay? Bali, f of x is equal to x minus 4 over 2. Ulitin ko. F of x is equal to x minus 4 over 2. Okay. Substitute po natin yung mga variable x natin. Unahin natin si 2. Si 2, papalit natin kay x. Bali, magiging 2 minus 4. Ano po yung 2 minus 4? 2 minus 4 po. 2 minus 4. 2 minus 4. 2 minus 4. Ano po yan? Hello? Meron pa ba akong estudyante dito? Potoy, alam po ba?
Dampitan. Bata. Closer. Sir, ano po tanong? Ang tanong po is 2 minus 4. Nasundan po ba ako? Taas nga po ng kamay kung nasundan ako o hindi na. Taas nga po muna ng kamay. Negative 2, sir. Ayan, negative 2. Wait lang po ha. Ulitin po natin para ano. Kanina nakakuha tayo ng ganyan. No? Bali, f raised to negative 1 of x is equal to 2x plus 4. Bali, titignan natin kung tama ba yung inverse niya. Bali, yung x minus 4 over 2, inverse niya ba talaga si 2x plus 4? Check natin. No? Meron tayong table of values dito. No, meron tayong mga variable x. May value tayo ng x. I-substitute natin yon sa ating original equation, which is x minus 4 over 2. Bali, ang una natin gagawin is yung 2. No? Bali, 2, substitute natin sa x. Magiging 2 minus 4 over 2. 2 minus 4 is equal to negative 2. Negative 2 over 2. Negative 2 over 2 is equal to... Ano yan? Negative 2 over 2. Hello? Negative 1, sir. Ayan, negative 1. Negative 1. Ayan, negative 1. Diba tinuro ko sa inyo kung paano mag-divide ng magkaibang sign? Diba po? Ayan, negative 1. Next naman tayo is 4. 4 minus 4. 4 minus 4. 0, sir. 0 over 2, it is 0. Next, 6. 6 minus 4. 2, sir. 2, sir. Over 2. 1, sir. 1. 1. Yan. 8. Ito namang 8. 8 minus 4. 4, sir. 4. Over 2. Over 2. Negative 4. 4 over 2. Ayan, ganyan po. 2, ano sir. Ayan, 2. Yes, ganyan lang po. Bali ito, lahat ng 2, 4, 6, 8, ang kanilang mga range is negative 1, 0, 1, and 2. Para ma-check natin kung tama ba ito, syempre, substitute naman natin yung mga y. Okay, para mas madaling maintindihan, wait lang po ah. Esensya na. Okay, lagay natin x dito, lahat ng y dito. Okay, inverse function ang pinag-aaral natin. Inverse function ang pinag-uusapan natin. Bali, ang gagawin natin, lahat ng y, lahat ng variable, lahat ng value sa ating range or sa y, gagawin nating x. Bali, itong negative 1, lalagyan natin sa taas. 0, 1, and 2. Nagigets nyo ako? Inverse. Kapag sinabing inverse, okay, pagpapalitin lang natin yung x and y ng unang equation sa x and y ng inverse. Okay? Bali, kanina yung y na negative 1, 0, 1, and 2, ginawa nating x. Okay? Gets po ba ako doon? Yes po, sir. Okay. Next, meron tayong f raised to negative 1 of x is equal to 2x plus 4. Bali, titignan natin kung 2, 4, 6, and 8 ba yung lalabas dito sa apat. Para masabi natin na siya nga yung inverse ng ating original equation. Okay? Magsimula tayo kay negative 1. Negative 1. 2 times negative 1. 2 times negative 1. 2, sir. 2 times negative 1. Negative 2. Ayan, negative 2. Kasi isang positive, isang negative. Paulit-ulit na tayo dyan. Positive, negative, it's equal to negative. Bali, negative 2 plus 4. Negative 2 plus 4. Negative 8, sir. Ah, negative 2 negative plus. 6, plus sir. 4. Negative. Okay.
Para mas madali, meron kang negative 2, may utang kang 2, may utang kang 2. Then binayaran mo ng 4. No, meron kang 4. No? Ilan na lang ang matitira sa iyo kapag nagbayad ka ng 2? Negative 2, sir. Positive 2. Bakit negative? So, ito, sir. Ah, itin ko ah, para mas madali, no? 2 times negative 1 plus 4. 2 times negative 1 is equal to negative 2 plus 4. No? Meron kang utang na 2, no? Then meron kang 4. Kapag nagbayad ka ng 2, ilan na lang matitira sa 4 mo? 2. Ayan, 2. No? Kung mapapansin nyo, x and y. Yung 2 kanina and negative 1. Yung x and y naging x and y dito. Yung 2 and negative 1 naging negative 1 and 2 dito. Okay? Taas nga po ng kamay kung nagigets ako hanggang dito. Okay, next tayo. 0, 2 times 0 plus 4. Bali, 2 times 0, 0 plus 4 is equal to 4. Bali, 4. Yung 4 and 0 dito, naging 0 and 4 dito. Bali, inverse siya nung function. Okay? Nagigits ako, taas kamay kung nagigits ako. Okay, next is 1. 2 times 1 plus 4. Bali, 2 times 1 is equal to 2 plus 4. 2 plus 4 is equal to 6. Okay? Bali, 6 ito. Yung 6 and 1 kanina, naging 1 and 6 kasi nga, inverse function siya ng ating 1-to-1 function. Last, dapat 8 yung maging sagot natin dito. Bali 2, yung last nating x is 2. Bali 2 times 2 plus 4. 2 times 2, 4 plus 4 is equal to 8. Bali 8. Yung 8 and 2 kanina, naging 2 and 8. Okay? Nakuha po ba? Taas nga po ng kamay kung nakuha yung sinasabi ko. Okay? Apat? Apat lang? Lima? Okay, yung iba? Ano po yung iba? Okay. Yan po. Yan lang po yung pag-aaralan natin ngayong araw. Medyo komplikado pero madaling isolve. No? Medyo komplikado pero madaling isolve. No? Ganun lang po kadali yung topic natin ngayong araw. Okay. Stop recording ko muna.